gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Weekend Report. Ikatatlong po sa buwan ng Hulyo taong 2022 sa unang ng ating mga panahon. Pangakong matatapos ang problemang brownout sa lalawigan sa Agosto, posibleng di matupad. Kinatawan ng Ormeco, nasabo ng mga konsehales ng lungsod sa di pagdulo nito sa takdang oras ng pagdinig. Pagkakarera ng mga kalapati, ipinagbabawal pa rin. At Pinas Lakas Booster Campaign, inilunsad na sa Oriental Mindoro. At sa detalye ng ating mga balita, sa nakalipas na 6 na buwan, patuloy ang pagtaas ng inflation rate ng Mimaropa. Base sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority, Mimaropa, umabot na sa 5.9% ang inflation rate ng rehiyon para sa buwan ng Hunyo. Tinatayang nasa 0.6% ang itinaas nito kumpara noong nakaraang Mayo na nasa 5.3%. Sa lumipas na 6 na buwan simula noong December 2021, patuloy ang pagtaas ng inflation ng rehiyon ng Mimaropa. Base sa inflation report na inilabas ng Philippine Statistics Authority Mimaropa, umakyat sa 5.9% ang inflation rate ng rehiyon para sa buwan ng Hunyo. Ayon sa datos ng nasabing ahensya, tinatayang nasa 0.6% ang itinaas nito kumpara noong nakaraang Mayo na nasa 5.3%, na kung saan nakaapekto dito ay ang pagtaas ng karamihan sa indices na kabilang sa commodity groups. Base sa datos, nakapagtala ang food and non-alcoholic beverages ng 5.9% inflation rate, transport sa 17.1% at clothing and footwear sa 4.7%, habang ang health ay nasa 1.4% na siyang kaisa-isahang index sa commodity group na bumaba ang inflation. Samantala, nangunguna pa rin ang lalawigan ng Palawan na may pinakamataas na inflation rate na nakapagtala ng 8.4% na sinundan ng Occidental Mindoro na nasa 5.2%, Marinduque sa 5%, Oriental Mindoro at Romblon sa 4.2%. Matagumpay na idinaos ang 2nd Mimaropa Regional Organic Agriculture Congress sa Philippinian Hotel Calapan City, Oriental Mindoro, 12 hanggang 15 ng Hulyo sa pangunguna ng Organic Agriculture Program ng Department of Agriculture, Mimaropa. Dahil sa lumuluwag na protocol para sa COVID-19, napagsama-samang muli ang mga organic practitioners sa buong rehiyon kasama ang mga focal person ng bawat local government unit at ng mga provincial agriculture and fishery council at iba't ibang state universities sa mga probinsya. Ang detalye sa balitang ito. Matagumpay na idinaos ang 8th Regional Organic Agriculture Congress sa Mimaropa matapos itong matigil pansamantala dahil sa pag-iingat sa COVID-19 pandemic. Nitong 12 hanggang 15 ng Hulyo, idinaos ang pagtitipon sa Filipiniana Hotel, Calapan City, Oriental Mindoro. Dahil sa lumuluwag na protocol para sa COVID-19, napagsama-sama muli ang mga organic practitioners sa buong rehiyon kasama ang mga focal person ng bawat local government unit at ng mga provincial agriculture and fishery council at iba't ibang state university sa mga probinsya. Tinatayang nasa 150 ang dumalo sa aktibidad. Mainit na tinanggap ang mga bisita ng bagong halal na alkalde at vice-alkalde ng Luzon ng Calapan na sina Honorable Malu Morillo at Honorable Bim Ignacio. Sila ay nagpahiwatig ng kanilang suporta para sa organic agriculture. Sa organic farming, gusto natin i-maximize at itang paulari ang produktibo ng masaganang kalupaan ng agrikultura. Samantala, kinatawan naman ni Provincial Agriculturist Christine Pine si Governor Yumerlito Bons Dulor sa pagbubukas ng aktibidad. Kanyang binigyang diin ang paggamit ng biofertilizer bilang alternatibong abono sa nagmamahala na synthetic na abono. Opisyal namang binuksan ang aktibidad ni AMAD Chief Celso Olido bilang kinatawan ni Regional Executive Director Antonio G. Herunjo. Ang kanyang mensahe ay sumentro sa pagsasaliksik ng mga datos ukol sa organikong pagsasaka upang masusing mapag-aralan kung paano magiging sustainable ang pag-produce ng mga organikong produkto at may pamahagi ang tamang impormasyon sa mga magsasaka. Ayon naman kay Michael Graciano Iledan, Regional Organic Agriculture Congress Focal Person,
Ang GROWWAC ay taon ng ginaganap ng kagawaran ng pagsasaka Mima Ropa o DA Mima Ropa, alinsunod sa Republic Act No. 10068 o ang Organic Agriculture Act of 2010. Sama-samang inorganisa ito ng Regional Organic Agriculture Program, Agribusiness and Marketing Assistance Division at Regional Agriculture and Fisheries Information Section. The authority delegated to me by the Regional Executive Director, Dr. Antonio Rindio, I now hereby declare this 8th Regional Organic Agriculture Congress open. Ang tatlong araw na RoWAC ay tumutok sa mga profile, mga matagumpay na proyekto ng bawat probinsya, mga nakalatag na pagpapaunlad ng mga proyekto para sa organikong pagsasaka at exhibit ng iba't ibang organic na mga produkto na ginawa ng mga magsasaka mula sa iba't ibang probinsya ng rehiyon. Naging daan din ang pagtitipon upang talakayin ng mga estratehiya para sa pagpapaunlad ng industriya ng organikong pagsasaka kasama ang mga importanteng stakeholder ng sektor. Dito, napakinggan ang sesyon at hinaing ng bawat delegasyon kung saan malaki ang magiging tulong upang makagawa ng mas naaayon ng mga proyekto base sa pangangailangan ng bawat probinsya. Mula sa Department of Agriculture, Mima Ropa, Mel Francisco, nag-uulat para sa TVNet Newsline. Mima Ropa, okay sa okay! Inilunsad na ng Victoria Operators, Drivers and Commuters Transport Cooperative ang 23 unit ng Class 2 Modernized Public Utility Vehicle. Ang magiging ruta nito ay ang Calapan City hanggang Minsiu, Victoria, Calapan City hanggang Inarawan sa Bayan ng Nauhan at Calapan City hanggang Aurora, Nauhan. Inilunsad na ng Victoria Operators, Drivers and Commuters Transport Cooperative ang 23 unit ng Class 2 Modernized Public Utility Vehicle sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Magsisilbing ruta ng naturang modernized PUVI ang Calapan City hanggang Minsiu, Victoria, Calapan City hanggang Inarawan sa Bayan ng Nauhan at Calapan City hanggang Aurora, Nauhan. Pinangunahan ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board 4B Regional Director Rear Admiral Lumer Bernabe ang naturang launching ceremony kasama ang ilan pang opisyales ng kanilang ahensya, Vice Governor E.J. Falcon, Mayor Joselito Malabanat at mga miyembro ng nasabing transport cooperative. Pinangunahan ni Vice Governor Falcon at Mayor Malabanan ang ribbon cutting ceremony bilang formal na paglulunsad ng mga bagong unit ng modernisadong pampublikong sasakyan. Ang PUVMP ay isang programa ng pamahalaan upang makapagbigay ng maayos, moderno, komportable at ligtas ng pampublikong transportasyon sa bansa at mapabuti ang sistema ng mga pampublikong sasakyan hindi lamang para sa mga mananakay kundi pati sa mga driver at operator upang magkaroon sila ng sapat at marangal na kabuhayan. Nananatili pa rin ipinagbabawal ang pagkarera ng mga kalapati sa lalawigan. Ito ang paalala ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry sa publiko. Dahil hindi pa rin nila natatapos ang laban sa avian influenza o bird flu. Narito po ang report. Kaugnay sa mga kaso ng highly pathogenic avian influenza o bird flu sa Pilipinas, hindi pa nila maaaring alisin ang pagbabawal sa pagkarera ng mga kalapati. Ang bird flu ay lubang nakakahawa sa mga ibon at maaaring nakamamatay lalo na sa mga alagang manok. Ang pansamantalang paghihigpit sa kalapati nila ay dahil na rin sa kakaibang pamamahala o pag-aalaga sa kanila. Ang game fowl, bagamat di nakakulong, ay nakatali at di nakalalabas sa kanilang bakuran. Samantalang ang mga kalapati, paliwanag pa rin ng BAI, ay malayang pinapalipad at maaaring makasalamuha ng mga wild birds at posibleng may dala ng A1 virus. Ito ay hindi makokontrol at masusubaybayan sa lahat ng oras. Matatandaan na naglabas ang Memorandum Circular No. 27 na nabanggit na kagawaran kung saan ay pinapahintulutan ang pagbiyahe ng mga kalapati na hanggang 10 sa pamamagitan ng pagtupad sa ilang mga kondisyon. Kung saan ay kasama dito ang negative A1 testing, veterinary health certificate at Newcastle disease vaccination. Ito ay para matugunan ang pangangailangan ng breeding at transfer ng mga kalapati. Ang Bureau of Animal Industry nakatuunan nila upang tiyaking ang kaligtasan at kalusugan ng mga ibon sa bansa na naaayon sa pagsusuri ng panganib na dala ng bawat uri ng ibon
at pagbabalanse nito sa food security. Paunawa nila sa publiko, tuloy pa rin ang laban sa avian influenza o bird flu. At nagpapasalamat sila sa kooperasyon at paunawa ng lahat sa mga hakbangin na kailangan nilang ipatupad. Magbabalik po ang TVNet Weekend Report makalipas lamang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka lang ha, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Best bakuna. Tara, mag-res bakuna para bawas pagamba. Dahil sa res bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Sa res bakuna, huwag ka patatalo sa pagsubok na ito. Ituloy natin ang laban, mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-res bakuna para bawas pangamba. Dahil sa res bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-res bakuna, mas protektado ang pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Sa res bakuna. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tabaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tabaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Inesponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. We'll be right back.
In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, tila malabo pa na maisakatuparan ang pangakong matatapos ang problemang brownout sa lalawigan ngayong buwan ng Agosto. Ito ang ipinahayag ni Ormeco Acting General Manager Engineer Humphrey Dolor sa muli niyang pagharap sa sangguniang panlalawigan sa nakaraang sesyon nito. August 6, 2022 ang araw at petsa na ipinangako ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated o Ormeco sa pamamagitan ng acting general manager nito na si Engineer Humphrey Dolor na matatapos na ang problemang brownout o load shedding sa lalawigan. Ganunpaman sa muling pagharap nito sa sangguniang panlalawigan, sinabi niyang ikinalulungkot niyang aminin na maging siya ay nagdududa kung matutupad ito dahil sa bagong hamon na kinakaharap ng Ormeco kaugnay pa rin sa problemang pinansyal ng independent power producer na Power One Corporation. Sa kabila ng pag-terminate sa kontrata nito na 15 MW interim power supply, hindi naman kabilang sa kalkulasyon ng kakulangan dito ang 9 MW regular contract ng PPC. At sa pangalawampung tanong, kung yung ating naturan ay patuloy nating kayang panindigan, na sa August 6 ay matatapos na ang rotational brownout. Nakakalungkot sabihin ay akin po muli itong ito po ay aking pinagdududahan. Sapagkat kung ang usapin na po ni Power One ay yung kanyang mahabang kontrata na yung tinatawag natin yung Calapan Diesel Power Plant po nila, yung 9 MW, kasi yung interim po natin, wala na kaming problema eh. Anticipated namin niya na ihintay na lang namin yung katapusan ng kontrata ng 15 MW. Pero ang malaking hamon dito po ay ang pagkawala ng 9 MW na bunker. Bakit po? Sapagkat yung bunker fuel po na yan ay walang local supplier dito na kahit gawin natin, garantiyahan natin sila, ay hindi po yon mangyayari. Kapag nawala po yung 9 MW na yon at napalitan namin ng bagong procurement ito ng ating sinasabing emergency power procurement, which ngayon po ay ongoing na. Yan po ay ongoing na ngayon. Malapit na pong tumakbo yan. Pero, hindi ito kasali sa mga napag-uusapan na yung 9 MW niya na Calapan Diesel Power Plant contract niya ay mawawala sa grid natin. Ang sinasabi po natin na August 6 ay assuming na wala pong problema si Power One sa kanyang regular na kontrata. At ang regular na kontrata ng ating pinag-uusapan dito ay yung 9 MW na ngayon po ay tumatakbo lamang na 2 MW. So yun po ang hamon panibagong hinaharap ngayon ni Ormeco. Yung mawawalang 15 MW, solved na po yan. As of today, they are already mobilizing. We are on time. Naipasa na namin yan sa Department of Energy last week. Hinihintay na lang namin ang joint review with NAPOCOR, with Transco, with the National Electrification Administration, at ng DOE. However, ang hamon po ng pagkawala ng 9 MW, ay isang napakalaking balakid para po maisakatuparan natin yung ating mga naunang anunsyo na sa darating na unang linggo ng Agosto ay inaasahan nating mawawala ang sinasabi nating kakulangan sa kuryente.
Samantala, hindi na naglalabas o nagpo-post ng load shedding schedule ng Ormeco na siyang palagi ang sinusubaybayan ng mga member consumers. Paliwanag ng Ormeco, ito anila ay dahil sa patuloy na paglaki ng deficit o kakulangan ng power supply na inaasahang magpapatuloy pa at maaaring mabago o maulit sa looban ng 24 oras. Ayon pa rin sa Ormeco, sa oras na mawala ng kuryente sa inyong lugar, ito ay nangangulugan na ng inyong barangay ay kasama sa load shedding para sa araw na iyon na maaaring tumagal ng 4 oras. Nasabon ang kinatawan ng Ormeco matapos itong malig sa itinakdang oras ng sangguniang panunsan Joint Committee Hearing ng Communications and Public Utilities at Laws and Human Rights at ayon sa mga konsehales. Dapat ay irespeto at bigyang pahalaga rin ng Ormeco ang mga patawag na pagdinig ng sangguniang panlunsod. Hindi sumipot ang Ormeco sa itinakdang sangguniang panlunsod Joint Committee Hearing ng Communications and Public Utilities at Laws and Human Rights, 27 ng Hulyo. Itinakda ang pagdinig ng 9:30 ng umaga, sumalit pasado 10 na ay wala kahit kinatawan ang sumipot hanggang sa ganap na 10:20 nang dumating na ang kinatawan ng Ormeco na si Engineer Santiago. Ganun pa man, bago pa dumating ang kinatawan ay nakapagdesisyon na ang mga konsehales na i-reschedule ang naturang hearing, subalit na sabon ang late na kinatawan ng Ormeco. Isasalang sana sa naturang pagdinig ang resolution approving the emergency power procurement for 22.3 megawatt dependable capacity power supply. Ang earnest request to the DOE for the issuance of the Certificate of Exemption o COE para sa naturang EPP at earnest request to the respective entities for the requisite conformity and proper concurrence. Ayon kay City Councilor Attorney Rica Marie Goco, chairperson ng 2 nabanggit na komitiba, dapat ay binibigyang pahalaga ng Ormeco ang mga ganitong pagdinig dahil ito ay para sa taong bayan at bilang pagtugon na rin ng pamahalaang lungsod sa lumalalang problema sa kuryente ng lalawigan, partikular na ang lungsod ng Kalapaan na siyang may pinakamalaking pangangailangan sa serbisyo ng kuryente. Well, dapat po we have a committee hearing with Ormeco regarding the emergency power procurement that they are requesting from us. They need our concurrence for that matter. However, our meeting was supposed to be scheduled at 9:30 and it's already 10:20 a.m. Hindi po dumating ang Ormeco. Oh, humihingi po sila ng emergency power for a period of a year. Opo. Ang process po kasi is dapat dumaan sila sa CSP but they are requesting for EPP. Kasi the term itself emergency daw po dahil sa kakulangan ng power supply. So yun po ang dapat na pagmimitingan namin with Ormeco kung bakit ba nila kailangan ng EPP, kung ang EPP na ba ito pag re-rent ng city ay makakatugon po sa pangangailangan po ng mga Kalapeño, particularly po sa palagi pong pagbabrownout. So yun po yung gusto namin na ipaliwanag nila sa amin. Kung pag nag-concur ba kami sa EPP na gusto nila, na hinihingi nila sa amin, mabibigyan ba ng solusyon ang palaging brownout po dito sa ating siyudad ng Kalapan? Kasi para po sa inyong Kalapan, kaalaman, tayo po, City of Kalapan, ang pinakamalaking consumer dito po sa Oriental Mindoro. Hindi rin nakaligtas sa Vice Chairperson ng Komitibang Laws and Human Rights na si City Councilor Attorney Jelina Magsusi ang kinatawan ng Ormeco na sinabing dapat ay irespeto at bigyang pahalaga rin ng Ormeco ang mga patawag na pagdinig ng sangguniang panglungsod. For the community, I do understand I was an EA for a very, very long time. Hindi po makakarating yung boss ko last night. Make arrangements. Representative po at the very least. Informa ng sangunian, hindi makakarating si engineer. Kahit at the very least 8 a.m. po kanina. Na-inform po kayo 10 o'clock na may hearing po tayo. Anong oras po kayo? Anong oras? 10. So kung hindi po kayo tinawagan ng sangunian, hindi nyo malalaman na meron po hihiling na dapat kayo. Kaya, so hindi naman po nagkulang ang sangguniyan sa pag-i-inform sa inyo sa live.
Kasi I'm sure wala. Ang dami nyo naman kung stock doon. Ang dami nyo. Ikatulad po ng sabon yan. Kita nyo naman po. This committee hearing was not prepared overnight. Nag-abala po ang staff. Nag-abala po yung ang ating Madam Chair. At po kami prepared for the committee hearing. Kaya sana po ang aming ka... Ang aming... What is this? Yung VIP namin. Pero sad to say, hindi po natin. And we were informed din po that last time sa Sangguniang Pananawigan, nakarating naman po si Engineer. Ano po? Hindi naman po namin nire-require na siya po yung namin sa usapin. At the very least po, representative. Pero sana po bigyan yung committee hearing na the respect it deserves. Because we spend taxpayer money for this. Ibig sabihin, yung sagot niyo po ay sasabihin namin sa taong bayan. Is that an acceptable answer? So yan po yung sasabihin natin sa taong bayan. With all due respect, always, to the government. Next time po ha, when the Sangguniang tells you that you need to appear at 9:30, you better be here 9:25. Understood? Mabilis na pagkilos at pagsasagawa ng emergency power procurement, hiningi ni Congressman Arnon Panaligan sa kanyang ipinadalang liham sa Ormeco. Ito ang inilabas ng kanoon sa kanyang official social media page kung saan ay tinimay niya ang mga usapin. Ang kakulangan sa supply ng kuryente, ang kawalan ng pinansyal na kakayahan ng Power One na bumili ng krudo at ang nararapat na gawin ng Ormeco sa kinakaharap nitong crisis. Sa pasakit na dinaranas sa mga Mindoreño kaugnay sa malawakang brownout sa lalawigan, sumulat na si Congressman Arnon Panaligan sa Ormeco upang linawin ang sitwasyon nito at hingin ang mabilis na pagsasagawa ng emergency power procurement. Ayon sa Solon, nais niyang ilatag sa kanya ang plano ng Ormeco sa lumalalang power crisis sa probinsya na tumatagal na ngayon ng hanggang 6 oras o higit pa. Sa kanyang official social media page, hinimay ng kongresista ang mga usapin, ang kakulangan sa supply ng kuryente, ang kawalan ng pinansyal na kakayahan ng Power One na bumili ng krudo, at ang nararapat na gawin ng Ormeco sa kinaharap nitong krisis. Sa liham nito, humihingi ito ng update o impormasyon sa plano ng pamunuan ng Ormeco bilang na dito ang emergency procurement ng power supply. Sa sinasabing emergency procurement, makaani ang pwedeng makapag-set up agad ang makukuhang power supplier ng Ormeco ng mga modular genset na mas mabilis ilagay o ma-install at sana ayon pa rin sa Solon ay i-award ng Ormeco ang power supply agreement sa kumpanya na mas mahaba ang PC at malalim ang bulsa at hindi sa subsidy lang ng Napocor umaasa para sa pambili ng krudo. Hiniling rin ng Solon na bilisan ang prosesong ito at ipaliwanag ng malinaw sa mga member consumers. Wala ani ang paliwanag ang Ormeco tungkol sa plano nila sa emergency procurement ng bagong power supplier. Ang mga post ng Ormeco ay puro schedule ng brownout na madalas ay hindi nasusunod dahil lampas pa ang brownout sa itinaktang oras. Bagamat nauunawaan niya na Ormeco ay distributor lamang ng kuryente, tanong ng kongresista sa Ormeco kung ang supplier ng kuryente ay hindi kayang magbigay ng sapat na supply, hindi ba dapat ay humanap na agad sa pinakamabilis na paraan ng kapalit na supplier o pandagdag na supplier? 2 buwan ng aniyang nagdurusa ang mga Mindoreño at nararapat lamang ang mabilis na pag-aksyon ng Ormeco kaugnay dito. Ayon pa rin kay Congressman Panaligan, nakatakda rin siyang maglabas ng mga panukala sa Ormeco para sa paggamit ng renewable energy bilang pangmatagalang solusyon sa problema ng supply ng kuryente. At sa mga susunod na araw ay ang paghahain naman ng resolusyon sa Kongreso na humihiling sa pag-imbestiga sa Napocor kung bakit hindi ito makabayad ng subsidiya sa mga power provider. Dumaraing na rin ang mga negosyante sa lungsod ng Calapan dahil pa rin sa pasakit na dulot ng malawakang brownout. Damay na rin dito ang turismo ng lungsod na ngayon pa lamang bumabangon. Malaki na naging epekto ng pandemya sa mga Mindoreño lalo pa ngayong pinahihirapan dahil sa malawakang brownout.
Ito ang pahayag ni City Councilor Federico Cabaylo Jr., Chairman ng Committee on Trade and Industry ng Sangguniang Panglungsod. Dumaraing na aniya ang mga mamumuhunan at malaking na epekto sa turismo, di lamang sa lungsod ng Calapan, kundi maging sa buong lalawigan. Everyone is affected. Unang-una po, pagdating natin sa tourism industry, yung mga hotels, although may mga generator set yung mga yan, para to support yung pagkakawala ng kuryente. But still, malaki yung cost na dinadala nito sa kanila. Mahina na nga yung turista. O konti na nga yung dumadayo sa atin. And sino nga ba naman matutuwang pumunta sa atin kung lagi nilang tayong brown out at nagpapaypay sila. The main reason why they come as a tourist, eh dahil gusto nila ng comfortable sila at gusto nilang maging relax. Eh, hindi natin maibigay yun sa kanila. One of the biggest challenges of tourism today sa Oriental Mindoro ay dahil sa kakulangan ng kuryente. Mabigat din po ito sa mga nagninegosyo at nagtatrabaho sa negosyo. Imagine, supposed to be, sila ay magiging effective and efficient for the whole day. But because of the lack of electricity, look at what is happening. Sales is going down. Pinahirap na nga tayo ng pandemya, pinahihirap palalo tayo ng resulta ng ng kakulangan sa pagbibigay ng power sa ating mga establishmento. Sino bang papasok sa iyo sa opisina mo or sa business mo kung wala kang ilaw? Mostly po ng mga small to medium enterprises natin ay gumagamit ng kuryente, gumagamit ng mga computers, may system that they need to run. So, hindi ito mapatakbo dahil kakulangan ng kuryente. So, basically po, ang laki talaga po ng impact sa kabuhayan ng buong Calapeño at buong Oriental Mindoro. Pahayag pa rin ni Konsehal Cabaylo dahil dito agad silang nagtakda ng Joint Committee Hearing upang alamin ang sitwasyon at solusyon ng Ormeco. Kaya naman laking pagkadismaya para sa kanilang mga konsehales. Aniya ang di pagsipot ng Ormeco sa takdang oras ng pagdinig. Ganun pa man ay tiniyak niya na tatalakayin pa rin ito ng mga konsernadong komitiba ng Sangguniang Panglungsod at agarang makikipagtulungan upang matugunan ang pasakit at karaingan ng mga negosyante at bumabangon pa lamang na turismo ng lungsod ng Calapan. Iba pang mga balita. Life is a journey full of challenges. But sometimes it could be a challenge to make a decision. To make a new home. To find truth. Enroll now. I like this feeling, it's so, so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. Know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing, no more waiting. All right, let's get this show on. Come on, can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. You.
create wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Opisyal nang inilusad ng Department of Health at Mimaropa ang pinaslakas booster campaign sa lalawigan ng Oriental Mindoro noong 26 ng Hulyo. Katuwang ang Provincial Health Office, Pidoho, Calapan City Health Office at iba pang konsernadong ahensya. Naging tampok dito ang commitment ceremony ng mga konsernadong individual at ahensya bilang pagpapatibay sa mas palakasin pa ang kampanya contra COVID-19, ganyan din ang ceremonial vaccination ng booster shot. Opisyal nang inilunsad noong 26 ng Hulyo ng Department of Health Mimaropa ang pinaslakas booster campaign sa lalawigan ng Oriental Mindoro, katuwang ang Provincial Health Office, Pidoho, Calapan City Health Office at iba pang konsernadong ahensya. Ang naturang programa ay naglalayong mapalawig at mapalakas ang kampanya ng pagpapaturok ng booster shot sa iba't ibang age group sa buong bansa upang makaiwas at maging ligtas mula sa COVID-19 virus. Target na mabakunahan nito ang 90% na populasyon ng senior citizens, habang 50% ng mamamayan sa bansa ay mabibigyan ng unang dose ng bakuna. Ang paglulunsad ng booster shots ay upang maging sapat ang dami ng nabakunahan o herd immunity. Naging tampok rin sa gawain ang commitment ceremony ng bawat konsernadong mga individual at mga ahensya bilang pagpapatibay sa kanilang pangako na mas palakasin pa ang kampanya kontra COVID-19. Kabilang sa lumagda dito ay sina City Mayor Malu Murillo, mga municipal health officers ng bawat bayan at kinatawan mula sa iba't ibang sektor. Nagkaroon rin ng ceremonial vaccination para sa opisyal na pagsisimula ng pinaslakas campaign na pinangunahan ni OIC Provincial Health Officer Dr. Rachelle Ante, Provincial Administrator Hubert Christopher Dolor, DOH-CHD Mimaropa Dr. Matthew Medrano, Oriental Mindoro Medical Society Dr. Rosalyn Sebastian at Provincial DOH Officer Dr. Eunice Ilagan. 200 centenarian sa lalawigan ng Oriental Mindoro ang nakatanggap ng 100,000 cash incentive sa Department of Social Welfare and Development Office, Mimaropa. Matapos nila umabot sa edad na 100 taong gulang. Sa ilalim ng Centenarians Act of 2016, ang mga ito ay tumanggap ng 100,000 cash incentive. 200 centenarian na nagmula sa bayan ng Gloria at Mansali ang nakatanggap ng 100,000 cash incentive sa Department of Social Welfare and Development Office, Mimaropa, matapos nilang maabot ang edad na 100 taong gulang. Isa na dito ay si Lola Paula Minay Zuleta ng Barangay Santa Maria, Gloria. Personal na iniabot ni DSWD Assistant Regional Director for Administration, Benchi Gonzalez, ang naturang cash gift sa benepisyaryo kasama ang mga kawaninang ahensya, Mayor Herman Rodegerio at MSWD Officer Melogin Sadim. Bukod dito, nagkaloob rin ang pamahalang bayan ng Gloria ng 20,000 insentibo sa nasabing centenarian at benepisyaryo rin ito ng senior citizen health card na nagagamit nito sa pagbili ng kaniyang pangangailangang medikal. Samantala, isang centenarian rin sa Barangay Wasig sa Mansali ang tumanggap ng naturang insentibo na kung saan pinangunahan pa rin ni DSWD Arda Gonzalez ang paggawad ng cash gift. Kasama sina Oriental Mindoro SWAD Team Leader Severina Bungaling, OSCA Head Lucila Biana, Social Pension Staff Lynn Rose Garcia at Angeline Ramos. Sa ilalim ng Centenarians Act of 2016, ang mga senior citizens na umabot sa 100 taong gulang ay binibigyan ng pagkilala ng DSWD sa pamamagitan ng pagkakaloob ng insentibo sa mga ito na kanilang magagamit sa pagbili ng kanilang pangangailangan tulad ng mga gamot, damit at pagkain. Samantala, inulunsad na rin ng City Government of Calapan sa pamamagitan ng City Youth and Sports Development Department ang Tai Chi na bahagi ng programang Fitness for All. Hataw, sayaw at galaw, malaking tulong rin ito sa kalusugan ng mga Kalapeño. Bahagi rin ng programa ang Zumba at Ballroom Dancing. Sa pangunguna ng pamahalaang lungsod ng Calapan sa pamamagitan ng City Youth and Sports Development Department, isinagawa sa Calapan City Nature Park Pavilion sa Barangay Bulusan ang paglulunsad ng Tai Chi na bahagi ng programang Fitness for All, Hataw, Sayaw at Galaw.
Dinaluhan ang naturang aktibidad ng mga residente ng lungsod kabilang na ang mga senior citizens at mga kabataan. Ayon kay City Mayor Malu Murillo, hindi lamang isang libangan ang Tai Chi, kundi malaki rin ang maitutulong nito sa kalusugan ng mga Kalapeño. Kasi maraming programs doon. Kinakausap ako ng ating chief, ng ating Youth and Sports Development Department. Sinabi niya yung mga Zumba, ballroom. Sabi ko, bakit lagi na lang Zumba at ballroom? Wala na ba iba? How about the youth? How about the senior citizen? Why not include Tai Chi? Ayan, so nandito na ang Tai Chi. Simulan natin para mas marami pa tayong Tai Chi. Ang Tai Chi ay isang Chinese martial art para sa defense training na kung saan nakakapagbigay ito ng iba't ibang health benefits upang ma-relax ang pangangatawan, mapabuti ang paggalaw at makatulong din ito sa mental health. Bukod dito, bahagi rin ng Fitness for All program ang Zumba at Ballroom Dancing na isinasagawa tuwing Sabado. Sinimula na muli ng Rise Up sa pangungunan ni Coach Neil Mallorca, ang basketball clinic para sa mga kabataang Kalapeño na nais matuto ng larong basketball. Itinuro sa mga ito ang iba't ibang paraan kung paano maglaro ng basketball sa pamamagitan ng basic steps at techniques tungkol dito. Sinimula na muli ng Rise Up sa pangunguna ni Coach Neil Mallorca ang basketball clinic para sa mga kabataang Kalapeño na nais matuto ng larong basketball. Maraming kabataan ang nakaisa sa naturang gawain na nagmula pa sa iba't ibang barangay sa lungsod. Ayon kay Coach Mallorca, bilang trainer ng mga ito, masaya siyang naibabahagi niya ang kaniyang kaalaman sa nasabing sports na kung saan marami aniyang matututunan ng mga bata sa loob at labas ng court. Binanggit rin niya ang core values ng kanilang team. I am so glad to teach these kids. You can see that all kids are so happy. And here in Rise Up, you will learn a lot on and off the court. Because in our team, we have core values such as discipline, respect for people, study hard, pray harder, and teamwork. Itinuro sa mga ito ang mga iba't ibang paraan kung paano maglaro ng basketball sa pamamagitan ng basic steps tungkol dito. Ayon sa mga trainees, hindi lamang kaalaman tungkol sa naturang laro ang kanilang natututunan, kundi ang core values ng kanilang samahan. The reason why I joined this basketball clinic po is because marami po tayong matututunan na hindi lang po about sa pagiging sports po. What I mean po is like yung core values po ng Rise Up, which is discipline, respect, teamwork, pray hard, and study hard, ay talaga pong sinasa puso ng bawat player po na nag-enroll sa Rise Up. So, may dalawa po tayong layunin dito. So, ako na is, ang in-implement po talaga namin is how to be a better person po, out inside and outside the court. And the second is, paano natin magagamit and may improve yung skills natin within the court. And hinuhuli po namin yung skills na yun sa outside. Hindi lamang mga lalaki ang gustong matuto ng larong basketball. May ilan rin na babae ang lumahok sa naturang gawain. Ayon sa mga ito, wala sa kasarian ang paglalaro ng basketball. Hinihikayat nila ang kanilang mga kapwa kabataan na sa halip ay nakatutok sa gadgets. Mas magandaan nila na mag-focus sila sa ibang bagay gaya ng sports na malaki ang maitutulong sa kanila. Okay lang po na pwede mag-basketball ng mga babae kasi pwede sa babae o lalaki. Basta lang po, matuto po kayo mag-basketball. Okay lang po kahit hindi po ganun kagaling mag-basketball. Basta po you enjoy what you're doing po. Mas mabuti po maglaro ng sports kaysa sa mag-gadgets kasi po may improve po yung ating speed at yung strength po natin sa pag-basketball. Ayon kay Astronica Salcedo, isa sa mga guardian, bukod sa benepisyong pangkalusugan, makakatulong aniya ang naturang gawain na ma-develop ang self-confidence ng mga bata. Gayun din ay magkaroon sila ng mga bagong kakilala o kaibigan. Ako'y natutuwa at nagkaroon ng programa, yung Rise Up. Kasi malaking tulong ito sa mga bata. Una, ma-develop ang kanilang self-confidence at saka magkakaroon sila ng interaction sa kanilang kapwa bata, although hindi naman nila nga makakilala. So magkakaroon sila ng bagong set of friends. Kaya ako ay salamat sa nag-organisa ng itong palarong ito, programang ito.
Pasasalamat naman lang ipinaabot ni Coach Mallorca kay Vice Governor E.G. Falcon dahil sa buong suporta sa naturang gawain. Gayun din ang mga magulang ng mga bata. Sa mga nagnanais sumali sa Rise Up Team, maaari lamang silang magpadala ng mensahe kay Coach Mallorca sa kanilang Facebook account at official Facebook page. So if you want to join our team, just message me on Messenger and check our Facebook page on Facebook. And especially, gusto ko magpasalamat kay Vice Gov, EJ Balcon sa suporta and to all the parents ng mga trainees ng Rise Up. So see you here in Provincial Capital every weekday 6 p.m. Maaaring nyo rin kaming mapanood sa YouTube. Itayap lamang po ang TVNet. Bisitahin at i-like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew sa nakalipas ng mga araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at informasyon na nais nung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo na isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.